Art na tayo. Sister LV, sige na po, kayo na po magsimula. Let's pray po. Let's pray. Thank you, Jesus. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito na yung pinagkaloob sa amin, O Diyos, upang kami makapag-fellowship, Lord, as habang kami nag-aaral ng inyong mga salita, O Diyos. Opo, dalangin po namin ang bawat isa na kayo po ang magbigay ng karunungan sa amin. Panginoon, dawakin niyo po ang aming mga kaisipan, O Diyos, na lalo pa po kaming maging malalim at sa inyong mga salita. At ito pong mga salitang ito ay aming ipamuhay sa araw-araw, O Diyos. Salamat po sa aming mga magtuturo sa gabing ito. Pagpalain niyo po si Sister Christine, si Pastor Tin, and Pastor Jeff. Kayo po ang siyang patuloy na magpala sa kanila. Tingatan niyo rin po sila, Panginoon. Sa pangalan po ni Jesus, ito pong dalangin namin. Nangyari. Amen. Amen. Okay, so Sister, mag-mute tayo lahat. Pero pagka meron tayong tanong at saka meron tayong gustong i-discuss or gustong idagdag or gusto nating mag-comment, mag-unmute lang naman tayo. So si Pastor Tin, ang ating facilitator ngayon. Tapos next Friday si Pastor Bert. Tapos sa susunod si Sister Cled ang magiging facilitator natin. So ayan, at simulan na natin. Ano na tayo? Chapter 5 and 6. Dali lang naman ang chapter 5 kasi lineage lang yun eh. Wala naman tayo masyadong pag-uusapan doon. Pero babasahin din natin. Tapos, para wala tayong mamimiss. And then, tatako tayo sa chapter 6. Okay, Pastor Tin, ginawa na kitang host. Take it away. Okay, good evening po sa inyong lahat. Magandang gabi po. And sa ating new classmate kay Tita Cherry. Ayan. Wow, parang DJ. Excited kami na dumagdag ang mga classmates. O, di ba? Pag Friday. So, maraming salamat po sa pag-attend. Masala na yan. And para po sa ano, for the sake of Cherry, sino po sa inyo ang gustong mag-summarize or magsabi ng mga natutunan nyo last week? Anong pinag-aralan natin sa chapter 4 ng Genesis last week? So, feel free to unmute pagka ano, gusto niyo sumagot, okay? Kung wala pong mag-unmute, ako po ay magtatawag. Iniisip pa po eh. Baka, alam niyo na po kasi medyo senior, ano eh. Mga moment. Senior moment. Senior moment. Clue, magkapatid. Ayan, magkapatid. Ang Wonder Woman, o, di ba? Aba. Wonder Woman. Naghahanap ng, ano, naghahanap ng mga notes. Wow. Pwede ba yan? Si Cain at saka si Pangan. Si Cain at si Abel. O, yun ang clue. Cain. Yan. So, what happened po kay Cain at saka kay Abel? Sino pong kwento? Okay. Si Cain is the brother. The brother of? Ano kaya? Saan kaya niyo? Yeah. So, si Cain at si Abel ay magkapatid. Oh, may nainggit po, may nainggit. Anak ni Nakapatid. Ha? Tungkol sa inggit. May nainggit. Okay. Sige pa. So, sino ang nainggit sa kanilang dalawa? Si Cain. Si Cain. Okay. Bakit po nainggit si Cain kay Abel? What happened? Kasi he was really favored. Mm-hmm. Yan. Si Tita, magandang gabi po. Tita Fe. Good evening po, Tita Fe. Good evening, everybody. Good evening. Good evening, Tita Fe. Nag-ano po kami? Nag-ano kami ng ano? About kung ano yung napising natin last week sa Genesis chapter 4 about kay Cain at saka kay Abel. Eh kayo po, Tita Fe, may masasabi po ba kayo kay Cain at saka kay Abel last week? Ayun. Ang masasabi ko lang, nakikita ko sibling rivalry. Wow. Sibling rivalry. Yeah. And that is very common.
Yeah, you will find sibling rivalry anywhere you go. You know, and that was the kind of that was the situation between Cain and Abel. Because when God asked them to give him an offering, ang ibinigay po ni Cain ay yung mga harvest niya. Yes, harvest niya. Oh, harvest. Hindi po naka-specify sa Genesis na binigay ni Cain yung first fruit ng harvest niya. Samantalang si Abel po, ang binigay niya yung mga the best, pinaka-best niya. The best parted animals. So, ang tinanggap po ni God ay yung offering ni ni Abel. Eh, ngayon po, nainggit si at nagalit si Cain, tapos pinatay po niya si Abel. So, yun po ang nangyari last week. Ayan. Ako, Pastor T, na pinaka nagustuhan ko dun yung kahit na sablay-sablay itong si Cain, protectionan pa rin siya ng Diyos. Di ba nilagyan siya ng sa forehead? Ng heart? So, parang sinasabi ng Lord na kumbaga, di ba binigyan siya ng pagkakataon, tinanong siya, nasaan ba yung kapatid mo? Di ba? Parang sinasabi ng Lord na, come on, reason out, humingi ka ng tawad. Di ba? In spite of yung mayabang siya, protectionan siya ng Diyos. Sabi niya, walang makakagalaw sa'yo, ang gagalaw sa'yo, mas worst ang tatanggapin. So parang ang ganda-gandang picture na kahit tayo, madami tayong nagagawang mali sa buhay. Pero ang Diyos natin, mapagpatawad talaga, mapagmahal. Ayaw niya tayong ma-perish. Yun ang sinasabing mercy, Pastor, no? In grace. Amen. Mercy. Grace and mercy. Yeah. At kapitbahay namin yan, si Aling Grace at si Aling Mercy. Wow. Ang saya naman siguro dun sa village niyo, no? Ang babait siguro ng mga tao sa inyo, Pastor. Ayun. So anyway, si Cain po, since na-protectionan siya ng Panginoon, nakapag-asawa pa rin siya, nagkaroon pa rin siya ng anak. So nabuhay pa rin siya ng Pero ayun nga, pero dun sa kasalanan niya, hindi siya umamin at hindi siya humingi ng tawad. So yun po ang natutunan din. He did not ask. Meron akong babalikan doon. Opo. Si God ba nagpaanak kay Eva para kay Cain? New question ni si God daw ba ang nagpaanak kay Cain? Kay Eva. Yes. Kasi di ba yung sinabi ni Eva with the help of God nag-gave birth siya kay Cain. Opo, kasi ang di ba po naalala nyo, sinumpa nga si Eva na magkakaroon ng pain sa kanyang childbirth. Diba? So siya nagpaanak kay Eva? Literally ko ba? I'm not sure kung literally, no? But siguro ang intindi ko doon, nagpapasalamat siya sa Diyos. Kumbaga, by the grace of God, in spite of, ganun pa rin, yung pagkakamali nila sa buhay, binigyan pa rin sila, pinagpala pa rin sila, binigyan pa rin sila ng anak. Ganun din yung nangyari kay Cain. Kahit na mali-mali siya, binigyan siya ng asawa, nagkaroon pa rin siya ng mga descendants. Diba? So hindi siya... Ang ano ko lang doon, ang pagkakaintindi ko literally na si God nagpaanak kay Eva kasi wala namang ibang taong tutulong sa kanila, di ba? Maaaring, nandun si Adam, pero... Walang alam si Adam sa wala silang alam, 'di ba? Bago lang sila sa mundo. I don't know kung that's possible, pero with the yung kapangyarihan ng Panginoon, kahit naman sabi niya na Eva, manganak ka ng maayos, kahit naman spoken words na lang, it will be done, kumbaga. Pero hindi niya pinabay, despite those disobedience in
Eva. Yun nga yung pattern eh. Hindi niya pinabayaan sila Adan at Eva. Mm-hmm. Up to the Cain, in-extend niya pa rin yung kanyang grace, merciful, at saka generosity, at saka blessing. Yes. Although si Cain, pinatay niya ang kapatid niya, which is a grave sin. Mm-hmm. So, hindi niya pinapatid yung kanyang pagiging generous at saka maawain sa tao. Mm-hmm. Yeah, that's true. Kumbaga, nandun yung pag-ibig niya pa rin sa kasalanan. At saka, yung ano naman po, dun sa question niyo naman po, pwede rin naman po na si Adam ang nandun physically nung nanganganap si ano. Tapos pwede naman sabihin ni God sa kay Adam kung paano gagawin. Yeah. Kasi nandun nila yung boses eh. Ni God eh. Physical, di ba physical na nandun si God? Nakikita siya. Kahit nakakasama nila. This is after the scene. Oo. Nung doon sila sa Eden. Sa Eden, oo. Oo. Kasama nila ang Diyos. Pero nung kasala ko. Sinilabas sila. So, yeah. I'm not so sure kung kasama pa rin nila na naglalakad, you know, si God. So. Pero ba? Sa description kay Cain, di ba naglalakad pa siya? Nung hinahanap niya sila, ano? Oh, kasi that is within the Eden. Within the... No, si Cain, wala na sila sa Eden, di ba? Ulit. Anong description? Check ko, ah. Di ba naglalakad si God? Hinahanap niya si, ano? Nung tinatawag niya sila Abel and Cain? Ang sabi so, dito, isang araw, niyaya ni Cain ang kanyang kapatid, Abel, pumunta tayo sa bukid. Sumama naman ito. Ngunit pagdating nila sa bukid, pinatay niya ni Cain si Abel. Tinanong ni Yahweh si Cain, nasaan ang kapatid mong si Abel? So, hindi naka-specify. Verse 9, hindi naka-specify. Tinatanong niya lang. Yeah. So, well, pwede rin na physically nakikita niya si ano si Lord. Pwede rin na voice lang. Boses na lang ba yun? Baka boses na lang. Yeah. Baga, that is something that we need to ask the Lord pagdating natin sa langit. Pero it's very possible na ayan kasi yung ano sa theology, no? Kumbaga, it can be interpreted in many ways. Pero sabi nga, ang bottom line, does this affect your salvation? Parang ganun. Pero kumbaga, pwede natin siyang tingnan na ang scenario, nag-uusap sila, nakatayo sila. Pwede rin scenario na kinakausap lang siya ng boses. Kumbaga, sabi nga, director's interpretation pag ginawa ng pelikula. Parang ganun. Pero ang specifically, ang sabi sa verse 9, tinanong lang siya. Tinanong. Verse 9, tinanong Yahweh si Cain, nasaan ang kapatid mong si Abel? Kasi gusto niya dito mag-reason out si Abel. Si Cain. Gusto niya humingi ng tawad. Umamin at humingi ng tawad. Umamin ka kasi na. Kasi diba doon sa altar, nung ina-accept ni God yung offer ni Abel, nakita ba sila ni doon? Ni Cain? At sumamangot siya? That could be interpreted in many ways. Pwedeng ang physically, pwedeng nandun si Lord. Pwedeng, we need to understand God is a spirit. Pwedeng in spirit, nandun siya. Pwedeng physical, pwedeng nandun siya. Kumbaga, pero ang doon, ang nilarawan doon sa text ay pinakita doon na nadismaya si Lord. Kumbaga, na natuwa siya kay Abel, nadismaya siya doon sa alay ni Cain. Parang gano'n. So we can interpret it that nandun siya or wala siya physically pero nandun siya in spirit. Kasi we need to understand, God is all-powerful, all-knowing, omniscient, omnipotent. So, kumbaga, hindi natin siya pwedeng i-box na yung scenario niya, nandun ba siya nakatayo o nandun ba siya na naglalakad. Kumbaga, pag binasa mo yung entire Bible, makikita mo siya, he's everywhere in a sense na minsan angel siya, minsan burning bush siya, minsan, spirit siya, minsan nagkatawan tao sa kagaya ni Jesus. So, madami siyang form in a sense. No? Minsan dove, di ba? Yung Holy Spirit. Di ba? And everywhere present, Pastor, di ba? Opo, everywhere present talaga siya.
Yun ang maganda sa Diyos natin. Unlike na ibang Diyos, limited lang. Pag nagkasunog, di ba tayo, Diyos ko, sagipin niyo po ako. Ang inandasal natin, di ba? Yung iba, pag nagkasunog, nasaan ang Diyos ko? Sasagipin ko. Di ba? No, grabe. Hindi po nang sinasagip yung mga ano. Di ba? Kasi, di ba, nga, totoo naman, kasi God natin, omnipresent, omniscient, omnipotent, kumbaga, omniscient, all-knowing, omnipotent, all-powerful, omnipresent, kumbaga, timeless, kahit saan, nandun siya. So, kapag kailangan mo ng tulong niya, you just ask, Lord, help me. Di ba? Unlike nga ng iba, mga kapatid natin, na kapag humingi ng tulong, teka, may sunog. Sasagipin ko muna yung Diyos ko kasi hindi niya, masusunog, eh, bagong bili ko yan. Eh. Di ba? So, kumbaga, magkaiba. Magkaiba. Ah, yung kinabulto. Oh, di ba? Di ba? So, kumbaga, ano, mas maganda pa rin yung Diyos mo sumasagip sa'yo. Hindi ikaw ang sumasagip sa Diyos mo, di ba? So, ganun din siya in the presence of yeah, in the presence of Cain, we don't know kung physically nandun siya or in spirit. But somehow that's irrelevant in a sense. But we will get, eh, maganda dyan, eventually if we get to heaven, sigurado malalaman natin yan. Yeah. He went to heaven, Pastor? Apo? Cain went to heaven? That's a good question, Tita. If he went to heaven, right? Kasi sa totoo lang, we cannot say na this person will go to heaven or this person went to heaven except siguro yung mga obvious na obvious kagaya ng thief. Mm. Kasi sinabi ni Lord, I'll see you in paradise. Ibig sabihin nyo, safe yun, di ba? Mm-hmm. Pero yeah. I don't know about Solomon if he went to heaven. Right? I don't know about Cain. I don't know about other people na kilala natin na who were, you know, pious and nice and good, but somehow they may have asked forgiveness at the last moment. Yes, and there were actually known Christian celebrities na pastors na they had troubles after they died. Hmm. Diba na na-accuse sila ng something like this, something like that. Now only God knows who, kumbaga, sino yung nasa heaven. Yes, yes, yes. Even I cannot say, well, technically I can say na pupunta kayo lahat sa heaven because you accepted Jesus as your personal Lord and Savior, but I am not part of your everyday life. I don't know kung if you will one day, you know, will decide to use your free will in a bad way and ano yan. So, kumbaga, it's up to you and God. Kailan dalawa makakaalam. Amen. Anything else po bago tayo mag-start ng chapter 5? Recap pa lang ba yun? Introduction. Introduction pa lang. Para maalala natin. At saka para po kay Tita Cherry. Para malaman niya kung nasaan na tayo. So, ayun. We have a new classmate. Okay, meron pa po ba? Wala na. Going once? Twice? Wala na. Okay. Alright. Dadako na po tayo sa chapter 5. From Adam to Noah. Ito na. So, pakibasa na lang po. Si ba una? Si Sister Elvie ang nasa una. Ayan. From 1 to 3? 1 to 5. 5. When God created mankind, He made them in the likeness of God. He created them male and female and blessed them. And He named them mankind when they were created. When Adam had lived 130 years, he had a son in his own likeness, in his own image, and he named him Seth. After Seth was born, Adam lived 800 years and had other sons and daughters. Altogether, Adam lived a total of 930 years and then he died. My God. Wow. So long. 930 years. Wow. 930 years. Nobody can beat that. No, grabe. Pero po, pero mas matanda dyan, si Methuselah.
Oo, 900. Methuselah. 969 si Methuselah. Methuselah. Meron pang isa eh. Hindi ba si Nebuchadnezzar matagal-tagal din? Hindi, pinakamatandang tao si Methuselah. 700 ata si Nebuchadnezzar. Ah, si Methuselah. Oh, okay. Anyway, ano pong masasabi niyo? Ang daming yung makikita from ano eh, this ano pa lang. Verses pa lang. So ano po ang observation niyo? Feel free to unmute po. Best parents si Adam kasi he lived 930 years. Amen. Ano kaya itsura ni Adam nung 130 siya sa 930 siya? Nag-iiba po kaya yung itsura nila? Baka maliit na maliit na. Baka matagal baka naman. Nag-shrink na siya. Yeah, matagal naman ang ano, kumbaga yung pagtanda. Baka yung 130 niya, mukhang 40-year-old lang siya, parang gano'n. At saka imagine nyo naman po kasi, nung unang panahon, ang mga kinakain nila, puro mga ano. Organic. Vegetarian sila eh, vegetarian. Yes. Parang ano sila, parang namamalengke dun sa ano, ano yun? Sa ano sa grocery ng mayayaman. The Whole Foods. Whole Foods. Gelson's Market. And Trader Joe's. Gelson's, Trader Joe's. Gelson's, Trader Joe's. Meron silang sarili lang Trader Joe's. Napansin ko lang po, sabi dito sa verse 3, he had a son in his own likeness, in his own image, and he named him Seth. Kumbaga specifically, no? Sinabi dito, kamukha-kamukha niya daw. Kamukha niya. No, at pinangalanan niya Seth. Diba? So, tapos bakit 130 years pa siya? Kasi I'm sure, madami pang ibang naging anak si Adam kasi yung task niya. Magparami. Parang most likely kay Eve pa rin ba yun? Ano po? That's a good question. Kung lahat ba ng anak ni Adam kay Eve, di ba? Aha, oo nga. Hindi natin alam. Kasi that time, permissible pa ang ano eh, ang incest. Madaming. Tsaka po ang incest dahil wala namang pagkukuna ng ibang tao eh. Uh-huh. Parang halimbawa, di ba yung breeding nung ano, pag may aso ka, minsan yung anak nung aso, siya na rin yung tatay nung susunod na anak. Parang gano'n. Kumbaga during those time, hindi naman sila marami. So, yung chances are sila-sila yung magkakaroon ng relasyon, pero that is not but that is permissible, pero sa ngayon hindi na pwede yun. Amen. Tsaka wala na rin si Eve dyan, hindi na rin sinabi kung anong ilang taon na matay si Eve. Apo, God must have done that to replenish the earth. Kasi alam niyo naman ng kultura ng Israel, patriarchal yan eh. Hindi nila masyadong binabanggit ang babae. Kahit na part ng magandang history o maganda rin ang ginawa ng babae, no, bihirang-bihira nababanggit yung kanilang accomplishments. Kumbaga, siguro out of 10, siguro 7 or 8 lalaki, mga 2 or 1 babae. Nandiyan sina Deborah, sina Esther, diba? So hindi lahat nababanggit yung accomplishments. Pero I'm sure Eve accomplished so much. I was thinking galing si Eve sa body ni Adam. So most likely mahaba rin ang kanyang life. I agree with that. Yeah. Kasi in that time eh, nasa 900 pa sila. Oo. Yeah. Okay, ano pa po ang napansin nyo dito? Yes po. Created them male and female. Yes, male and female. Yeah. Amen. We can name bless them. Huh? Bless them. For the mankind. So parang tatlo lang ang naging anak ni Adam. Marami pa. Sabi niya po, sons and daughters. Oh, marami. Sons and daughters. Sons and daughters.
Maraming mga sabi dito, verse 4, he had other sons and daughters. So madami pa siyang naging anak. Madami niyang naging anak kasi 900. Kay Eva lang yun. Kay Eva lang siguro yun. I don't think so. Or maaring sa mga daughters. O baka sa mga iba pa. Kasi tandaan niyo, kung 930 ka, pagdating ng, halimbawa, 930 years old ka, sa haba ng 930 years, ilang anak mo ang magiging 20 anyos na pwede mo rin maging asawa? Yeah. Pwede niyang anakan. Pwede niyang maanakan. So, at saka si Eva, hindi naman mga anak ng ganong edad. Yeah. Sa linya din ng ano ng kung ipinanganak ni ano lahat ng ipinanganak ni Eva or ni Adam sa line din nila sa line din niya. So lumalabas lang lahat kay Adam. Kay Adam, yeah. Kay Adam lang oh. Wala nang natin kay Eve. Wala nang Evang side, lahat kay Adam. Pagdating sa verse 6 iba na eh. Tungkol na kay Seth. Okay, no? Yes. Okay, okay yeah. Na po tayo dito. Wala na po ba kayong ibang napansin? Namatay din pala si Adan. Yes. Huh? 930 years old. Namatay na siya. Wala na siya sa ano, ng case. Wow, tagal ano? 93 years old lang siya. 930. Ah, 900. 930. Yeah, 930. Wow, almost 1,000 years. Yeah. Parang... Matanda pa si. Kala ko 93 okay. Natin. Ako na po tayo sa verse 6. Tito Peh. Ayan. Pakibasa okay. Chapter 6. When Seth had lived 105 years, he became the father of Enosh. After he became the father of Enosh, Seth lived 807 years and had other sons and daughters. Altogether, Seth lived a total of 912 years and then he died. Wow. Pababa na yung numero, no? Yes. 50, naging 912. Baka medyo may mga konting stress na siguro sa buhay, kaya na-stress. Pababa na ng pababa yung numero, tingnan niyo, pansinin niyo. Oo nga, no? Next, ng buhay. Pakibasa po ang chapter na. Okay. When Enosh had lived 90 years, he became the father of Canaan. After he became the father of Canaan, Enosh lived 815 years and had other sons and daughters. Altogether, Enosh lived a total of 905 years and then he died. Oh, 930. Bababa na, 912. 912. 930, 912. Ngayon, 905 years na lang. Tsaka pababa ng pababa yung edad na yung the young, yung they get younger. Ano yun? Basta bata sila na anak na. Parang ganon. Bata na nag-aasawa. Oo, bata nag-aasawa. Oo. Tapos nasushorten na yung lifespan nila. So, decrease. So, pwede pa si Tita Pe. Bata ko pa si Tita Pe. Bata ko si Tita Pe, 90. Wala pang 80. Wala pang 80. May 90 plus pa lang si Tita Pe. Wala pa. 91. May 90 na si Tita. Oo, meron. Mahalalal. Ayan. Si Kenan. Kapatid ni Kaliwa. Kapatid ni Kaliwa. Kaliwa. Okay. Sino ba ang next? Si Tita Cherry, pabasahin mo. Cherry. Ayan. Tita Cherry. When Kenan had lived 70 years, he became the father of Mahalalel. After he became the father of Mahalalel, Kenan lived 840 years and had other sons and daughters. Altogether, Kenan lived total of 910 years and then he died. Diba ang figures ha? Mahalalel had lived 65 years. He became the father of Jared. After he became the father of Jared, Mahalalel lived 830 years and had other sons and daughters. Altogether, Mahalalel lived a total of 895 years
And then he died. Bumaba na. 895 na lang. Pababa ng pababa. Could it be that yung genes ni Adam bumababa dahil transfer na rin yun? Parang nababawasan na yung ano niya. No? Yung lifespan. Kasi nakatransfer yan, oh. Sariling dugo. Kasi magkakaroon sa diagnosis din, di ba? Well, that's a good mga, good question. That's a good point of view. Pero dito, kasi ano to eh, kumbaga makikita nyo yung trend, pababa yung numero. No, kasi eventually, if you fix ng Lord yan sa 120, sabihin niya na hanggang 120 na lang kayo. Ang possible na talagang pwede mo ma-reach no, kung no, the, healthy ka is 120. 65 years old. So, dito, pababa na ng pababa, makapansin natin. At saka siguro, baka kumakain na sila ng mga taba-taba. Ay, ito yung bigis na hinaipot na yung iba. Mga ganyan. Lalo nila nagkaasawa. May stress na sa buhay dahil magsasaka sila, nag-hunting na ng hayop. Or could be they're eating a different food na. Yes, that's possible nga yung kumakain na sila ng ano eh, ng meat. Tsaka outside paradise yung food. Yes, iba na yung ano, temperature. Kumbaga, pwede na sila matuklaw ng ahas, kainin na rin yun. So meron ng wild. Madami ka ng kalaban. Enok. Okay. Merong question si Sister Elby. Oh, yes po. Yung intermarried po ba? Yung, dahil nga yung clan ni Seth at saka yung clan ni Adam. Parang marami na sila noon. Dumadami na sila. So baka yun po yung naging dahilan bakit lang. Very possible. Intermarriage, yes. That's very possible. I think, tingin ko talaga, nag-intermarried sa sila. Oo, nag-intermarried. Yeah. Kasi sa panahon ngayon, di po ba parang hindi na maganda scientifically pagka incest. Kumbaga nagkakaroon ng diferensya yung bata, yung anak. Oh, kaya nga parang oo. So sa mga ganun. So maaaring yung itang maaaring nga yung genes, no? Nag-deteriorate yung genes. Oo, oh, nag-deteriorate. Right. Yeah. So, ayun. Hindi na. Oo, malamang. Kasi dumadami na naman yung tao eh. Lahi kayo, hindi mo na alam. Kasi dumami na rin. Oh, ayun. Mga lahi ni Cain daw. Yung mga lahi daw ni Cain, dumami na rin. Kaya hindi na rin alam kung sino yung... Mm-hmm. Yep. Ayan. Okay, Tita Len po. Verse 18 hanggang 24. Aray ko. When Jared had lived 162 years, he became the father of Enoch. After he became the father of Enoch, Jared lived 800 years and had other sons and daughters. Altogether, Jared lived a total of 962 years, mm-hmm. and then he died. When Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah. After he became the father of Methuselah, Enoch walked faithfully with God 300 years and had other sons and daughters. Altogether, Enoch lived a total of 365 years. Enoch walked faithfully with God and then he was no more because God took him away. Ayan. Napakaganda. Say God took him away, he did not die? Yes. Yeah. Hindi siya namatay. Hindi siya namatay. Hindi siya din dumanas ng kamatayan. Hindi siya nakita. Hindi siya nakita eh. Parang si Elijah. Yeah, parang si Elijah. Hmm. Sabi nila si John din. Hindi daw. Sabi nila. Hindi siya dumanas ng ano. Parang... Even Moses. Yeah, Moses mo rin. Eh. Hindi rin nila alam kung nasan siya. Si Moses namatay, pero ang naglibing sa kanya si Lord. Yeah, pero, hindi rin nila alam. Hindi. Si Moses po namatay pero ang naglibing sa kanya si Lord, tama. Si Enoch hindi po siya nakita eh. Hindi siya nakita. So hindi po natin naligaw. 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 Naligaw sa presensya ni Lord.
Ang sarap na pang kamatayan nun. Walang pain. Walang ano. May mga ano po, may mga nagsasabi. Doon, in the last days, doon sa Book of Revelations, meron dalawang prophet na dadalhin si Lord na nagbubuga ng apoy sa from their mouth. Parang ganun. Ang sabi po nila, I mean, you know, according to research lang naman po, tsaka ano, na isa doon si Enoch, tapos yung isa si Elijah, kasi hindi sila namatay. Yun po ang sabi doon sa ano, parang nung ni-research ko. So, ayun, kung sino yung lumapit doon sa wall, bubugahan nila, papatay nila sa pamamagitan na pabubuga ng apoy. Parang ganun. Yung the two prophets on the last days. Pero, Pastora Tin. Yes po. Pastora Tin, chapter 5 ba ito ng Genesis? Five. Oh, okay. Thank you. Napansin ko lang po, pataas na naman yung numero. Meron lang po akong question dyan, dun sa ano muna, dun sa chapter verse 22, kasi sabi po dito, asan na ba? Yung si Enoch, sabi niya, asan na po ba? Enoch walked faithfully with God. Mm-hmm. And siya lang po ba yung nag-walk faithfully, kaya po tinake siya, ng, kinuha siya ng Panginoon? Lumalabas po. Good question. Si Enoch kata yung best friend ni Lord dyan eh. Kasi sabi niya, he walked faithfully with God. So that means, kaya siya kinuha ng ano eh. Kaya nawala na lang siya, parang gano'n. Ano po? Baka yung iba po, they also walked faithfully, but there is no comparison pagdating kay Enoch. Maaring natuwa talaga sa kanya. Natuwa talaga siya. Yeah. Yung faithfulness niya siguro, far above doon sa faithfulness ng iba. Para lang siya lang yung pumasa sa criteria ng Panginoon. Opo. Ito yung pinag-uusapan natin eh. Yung kung may favorite ba ang Panginoon. Diba? Sabi natin wala. Walang favorite. Wala eh. Kasi ibibigay sa ating lahat. Standard ng Panginoon. Pero merong standard ang Panginoon. Yeah, somehow, merong mga talagang somehow, kumbaga lumalapit, hindi naman siguro nare-reach, pero lumalapit sa standard niya. At natutuwa siya, that's why he decided to take Enoch in without experiencing death. That's possible. Amen. Okay, any questions po before we move forward? Eh, napansin ko nga, si Jared, mas matanda kay Adam, 962. Pastor. Opo. What was God's reason, do you think, that he did that? He took Enoch like that. Maari pong nagalak siya kay Enoch because of sabi dito yung faithfulness ni Enoch . Okay, kumbaga Enoch walked faithfully with God. Then he was no more because God took him away. Kumbaga po yun yung first criteria. Maaring iba faithful nga, pero hindi kasing faithful ni Enoch na kinatuwa ng Diyos. Kumbaga dito, something to learn na for us na papaboran ka talaga ng Diyos kapag ka nakita niya talaga by the dot, sinunod mo siya. Kumbaga, ipapakita niya rin sa iyo yung pabor niya. Kumbaga, halimbawa, tithes and offering. Mag-tithes ka, mag-offering ka. Ipapakita niya, di ba hinamon niya tayo? Sabi niya, sige, dito niyo ako hamunin. Hamunin niyo ako dito. Diba, sundin niyo ako, bubuhos ko yung langit sa inyo. Parang ganun yung nangyari kay Enoch. Kumbaga, sige, pakita kayo ng faithfulness. Maraming yung iba, during those times, pakita ng faithfulness, but not enough, unlike ng pinakita ni Enoch. Kaya natuwa si Lord sa kanya talaga. Kaya minsan, masama rin matuwa si Lord sa atin eh, kasi bako na tayo. Namatay. Joke lang. Tinuha ka agad ni Lord, parang ganun. Baka dyan galing yun. Ay, huwag ka masyadong magpakabait. Baka kuhanin ka ni Lord. Baka kukuhanin tayo ni Lord kasi masyado tayong magpakabait. Wala na yan ngayon siguro. Ayun. Or, Pastor, could be na yung level ng intelligence ni Ino. Kasi natutuwa si God sa kanya. Nare-reach ni, probably nare-reach ni Ino yung level ng ano. Ang Lord kasi never look doon sa ating intelligence or talent na pwede nating ibigay.
Kasi lahat naman yan galing sa kanya. Pero what he's after is the heart of the person. The heart. Kumbaga, yung level siguro ng heart ni Enoch, kakaiba kumpara sa iba. Na talagang mapagmahal siya sa Diyos, inaalala niya ang Diyos. Tingin ko nag-reciprocate siya sa Diyos eh. Yung tipong may relasyon talaga sila. Tingin ko ah, nag-reciprocate. Kaya tuwan-tuwan Lord sa kanya. Sige na, likada, dali na kita dito. Hindi mo na-experience ang death. Kasi na-enjoy ko yung fellowship sa'yo eh. Yeah. Di ba ang ganda no? Na-enjoy ng Lord yung fellowship niya sa'yo. Di ba? So, question pa rin po, Pastor. Okay. Kasi sa mga binabasa po natin, ba't hindi po na-mention yung mga asawa nila, no? Opo, kasi nga, patriarchal lang ano eh. Si Moses ang sumulat nito, patriarchal lang Israel. From the cultural point of view, no? Unang-una kasi, pagka puro babae nilagay mo dyan, ang Bible, wala nang babasa. Because of, during their time, patriarchal, remember. Kumbaga, they despise women in a sense. Sana dad yun. Grabe, no? Unlike ngayon, iba na ngayon. Kumbaga, na, namulat na yung mata ng tao. Parang ano yan eh, parang nung araw, galit ang mga tao sa mga itim. Ngayon, hindi na. Mulat ng mga tao. Lahat tayo pala tao. Parang ngayon, ba, yung ginagawa pala ng babae at lalaki, parehas lang. Hmm. Diba? Ano yun nga, shinare ko eh, diba? Yung unang babaeng district superintendent, ano, no? DF, no, general superintendent ng Church of the Nazarene. 1905 pa pala yun. So we are way beyond our time, ang Church of the Nazarene. Because 1905, bah, eh 1960s nga lang, meron pang ano, racism eh. 2021 nga lang, may racism pa eh. Pero during our time, medyo advanced na yung Church of the Nazarene. Nakaka-acknowledge siya ng anti-racism. Yeah. At saka, naisip ko lang, siguro nga, since hindi niya na-experience, yung hindi niya na-experience yung pain ng death, etong si ano, si Enoch. Siguro sobrang, dahil nga sa sobrang tuwa ng Diyos sa kanya, hindi pinaramdam ba yung ano, yung sakit or yung dusa ng ano. Ako naman nakikita ko dito, una, sorry, i-correct ko lang, hindi racism, sexism pala. Ang nakita ko lang dito yung pinapakita ng Lord na ang fellowship ko sa'yo kapag patay ka na at nandito ka na sa langit at fellowship ko sa'yo na buhay ka pa, na nandyan ka sa lupa, parehas lang. Nakanyo? Kumbaga, dito pinakita ng Lord na itinawid niya na agad sa langit, tinawid niya na sa paradise si Enoch kasi parehas lang naman yung fellowship. Kumbaga, tayo lang naman ang nagdi-differentiate. Nakanyo po, alimbawa, kapag okay ang buhay natin, kinalilimutan natin si Lord. Pero kapag nasa bingit tayo ng kamatayan, may sakit tayo o nangailangan tayo ng pera o ano pa man, naalala natin si Lord. So yung fellowship natin sa Lord depende sa need natin sa Kanya. Kung parang unlike kay Enoch, may need siya o wala, maganda yung relasyon niya. Kumbaga parehas lang. Kumbaga kahit nasa lupa ka o dalin man kita sa langit, parehas lang kasi nga I enjoy you enjoy me. So siguro, yun ang magandang aral na pwede natin matutunan kay Enoch. Eh, na dapat, tingnan natin si Lord in a heavenly realm, in a sense na, kumbaga, ay, okay lang yan. Hindi pa naman, ano si Lord, sinasa lupa pa ako. Hindi, parehas lang yan. Yung relasyon mo sa langit at relasyon mo sa Kanya dito, parehas lang yun. Kumbaga, alam niyo yun. Kumbaga, kung na-enjoy mo siya, kung sa palagay mo, in the future, may enjoy mo siya sa langit, dapat na-enjoy mo na siya ngayon. Parang ganun. Habang buhay pa tayo, enjoy na natin. Yeah. Si Lord, dito pa tayo sa earth. Totoo. Yeah. Halimbawa, pag-church, dapat may enjoy mo yan. Kasi pagdating doon, church every day. Oo. Diba? Sa totoo lang, every day doon may church. May service. Kasi, i-worship mo si Lord. Oo. Kung dito pa lang sa lupa, ayaw na natin mag-worship. Eh, paano na lang yun, di ba? Okay. Yeah. Correct. Okay. Anyway, sino pa ba hindi pa nagbabasa? Sister Pepot po. Ito na po ang huli. Ayan. Verses 25 until 32. When Methuselah had lived 187 years, he became the father of Lamech. After he became the father of Lamech, Methuselah had lived
782 years and had other sons and daughters. Altogether, Methuselah had lived a total of 969 years and then he died. When Lamech had lived 182 years, he had a son. He named him Noah and said, he will comfort us in the labor and painful toil of our hands caused by the ground the Lord has cursed. After Noah was born, Lamech had lived 595 years and had other sons and daughters. Altogether, Lamech lived a total of 777 years and then he died. After Noah was 500 years old, he became the father of Shem, Ham, and Japheth. Mm-hmm. Yan na yung pinangmatandang tao, si Methuselah. 969, wala nang tumalo. Any questions po or any observations? Ganda pala ng pangalan ni Noah. Yes. Diba? Ano ibig sabihin? He will comfort us in the labor and painful toil of our hands caused by the ground the Lord has cursed. Anong ibig sabihin yan? Yeah. Di ba kasi kinurse nga ni Lord nung kay Adam dahil ang kakala. So nararamdaman nila yung pain, yung hirap. Di ba? So pinangalan nila kay Noah, parang ito yung comfort natin, tong bata na to. Sige, makikita natin yan. Mamaya, sa next chapter. Ayan. Kasi sa chapter 6, ito na yung kwento ni Noah. Mm-hmm. So parang naisip ko, he will comfort us in the labor. Parang, eh doon sa panahon ni Noah, winipe out sila ng Diyos eh. Mm-hmm. So, yeah, malalaman natin mamaya. Pagkukwentuhan natin mamaya. Continue. Ito si, sa panahon pa to ni Lamech eh, baby pa si Noah eh. Kumbaga, they are being reminded kung gaano kahirap na kinursed yung land. So, nahirapan sila. So, si Noah is like a ray of hope na dumating. Eh, pinangalan nila parang a comfort for them. Parang ganun. Pero napansin ko lang, umaangal tong si Abraham na wala pa siyang anak dahil 100 years old na siya, di ba? Ito si Noah pala, 500 pa bago nagkaanak. Di ba? Grabe. Eh, no? Verse 32. Noah was 500 years old. He became the father of Shem, Ham, and Japheth. I don't know kung may anak na siya before nun. Pero ito yung tatlong to. Ito yung ano eh, prominent na kasama niya doon sa barko eh. Ay sa ano, malaking ano. Sa ark. Sa ark. Diba? Yes. Okay. Okay na po ba tayo dito sa chapter 5? Adam to Noah. Yes. At least may ano na tayo, may idea na tayo about yung ano. Yung mga genealogy nila. Kailan nyo uli nakita yan? Di ba sa Matthew, naalala nyo? Yes. You know, genealogy naman nino ni Jesus Christ. From the time of David. Yeah. Actually, yung genealogy ni Jesus Christ, dalawa. Isa from the line of Joseph, yung isa from the line of Mary. Mm-hmm. So yung Matthew was from the line of Joseph. Joseph. Tapos I think yung isa, nasaan ba? Na, Pastor, nasa Luke ba? Luke. Nasa line naman ni Mary. Kasi si Mary din pala, galing siya sa ano eh, sa mga lineage din ng mga ano, ng kings. So, kaya, anyway. Mary, apo rin siya ni David. Yes. Si Joseph, apo rin siya ni David. Pero si Joseph, kung tutuusin, rightful heir siya, kung tuloy-tuloy. Kung tutuusin, kung walang nakasakop sa kanilang mga empire, hari si Joseph, the carpenter. Kasi, ano eh, direct lineage siya eh, ni David eh. No, si Mary, nasa kabila naman, nasa kabilang side naman. No, kumbaga, pero since hindi nga sayang hindi tunay na tatay ni Jesus si Joseph, kaya kinailangan ng second genealogy para ipakita sa atin na nasa lineage ng hari si Jesus through Mary kasi hindi through Joseph, parang ganoon. So anyway,
Hindi kasi patriarchal kasi ang ano eh. Oo. Ang Israel. So ang para ipakita naman sa maraming sa point of view ng mga patriarchal na rightful talaga siya. Kasi sa kanila, sa ano nila, kahit na adopted, it is considered pa rin as heir, parang ganun. So in a sense, itong si Jesus, either or, konektado siya kay King David, parang ganun. Okay. Okay. So dadako na po tayo sa chapter 6. Ayan. Interesting na po ang chapter 6 natin. Wait lang. Pindutin mo lang yan. Okay. Ayun. Okay. Wickedness in the world. O, sige po, Pastor Jeff, ikaw na po mag-umpisa. Yeah, okay. Wickedness in the world. When the human beings began to increase in number on the earth and daughters were born to them, the sons of God saw the daughters of humans were beautiful and they married any of them they chose. Then the Lord said, my spirit will not contend with humans forever, for they are mortal. Their days will be 120 years. Ayo, 120 na lang. Okay, idiretso niyo po ng 4 pala. Sorry, magkarugtong pala yan. Okay, the Nephilim were on the earth in those days and also afterward. Then the sons of God went to the daughters of humans and had children by them. They were the heroes of old men of renown. Okay, ano po ang napansin niyo dito? Nakakaiba. Mm-hmm. Kakaiba, unang-una. Yes. Ang kasamaan. Yeah. Or bago sa inyong ano, sa inyong paningin. Napakarami ng tao. Okay. Ang madami ng tao sa daigdig. That time, madami ng tao. Na-question niyo po ba? Question po. Yes, yes. Sino ho yung sinasabing the sons of God? Yun. Yun ang magandang tanong na hindi ko kayang sagutin. So si Pastor Jeff ang sasagutin. Kasi question ko rin po yan eh. Yeah. Ito yung mga angels. Ah, angels. Hmm. Kasi Nephilim eh. Ayun, yung sa verse 4. Ah, Nephilim. O nga, ano. Angels. Ito yung mga angels. Oh, God, na, angels. Oh. Pastor? Ano po? Yung sons of God were the angels? Opo. Sila po yung... mga fallen angels po ba yan? Sabi, mga misteryosong nila lang. No, na unusually large na... Mga giants. Giant. And strength to live both before and after the flood. Ito ay mga nag-decide kasi nakita nila ba ang gaganda ng mga babae dun sa ano dun sa kanilang what do you call this dun sa lupa. Sabi dito na makita ng mga anak ng Diyos na mga babaeng anak na ito ay magaganda, ang mga ito ay pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Ayun, nabili ng mga asawa. So nakipag-asawa sila sa mga babae. Kaya nalungkot si Lord. Sabi niya, 120 na lang kayo. Hindi na kailangan lampas ng 120. Sabi niya. Yung, kumbaga, diba dati umabot na 969 si Methuselah, 930 si Adam, diba? 962 si ganito, kumbaga, okay sila, almost 1,000, almost hindi naman century. Ano ba yung ano? Millennium. Almost millennium, no? So, sabi dito sa Tagalog, ano? Sinabi ni Yahweh, hindi ko ipapahintulot mabuhay ng habang panahon ng tao sapagat siya ay makalaman. Hindi na lalampas sa 120 ang kanyang buhay sa daigdig. Kumbaga, kasi ito, they are mortal. Nag-manifest yung ano, last of the flesh. No? Kumbaga, supposedly, hindi sila nakikipag-asawa doon sa mga tao. Pero nagandahan sila.
sila ay nakipag-asawa. Pagkatapos, ang tawag sa kanila ay ang mga Nephilim, no? So, sabi dito, Pastor. Pastor. Apo. Yung sinabi niyo na angels, angels yun dito sa earth, right? Apo. Mm-hmm. Then they were attracted to the beautiful girls. Apo. And then, nagalit ang Diyos. Tuloy naging 120 na lang ang buhay ng tao. Opo. Nagkaroon po sila ng mga anak, mga higante. Mga malalaki, malalakas. And in fact, merong sabi-sabi, hindi ko alam kung totoo, na si Goliath daw ay maaring descendant na Nephilim. Sabi lang nila. Hindi ko lang alam kung totoo. Kasi iba yung laki ni Goliath, 9 feet eh. Meron ba? Ano po, tita? Meron bang ano, yung hanggang ngayon, yung mga gano'n natin, yung lalaki, mga gigante, o annihilate sila? Sabi po dito, meron nga sabi sa akin sa Jante, sabi kasi dito, the Nephilim were on the earth in those days, and also afterward. So, na wipe out yung ano, yung mundo. Kasi meron pang ano yan eh, meron pang dalawang tanong yan eh. Is it a local flood or an international flood? Diyo po. May dalawang ano pa yan, may dalawa pang ito ba ay local flood sa area lang nila or tapos nabubuhay pa yung mga ibang tao sa ibang area, bawa sa Pilipinas, sa Africa, sa ano yan, sa Europe. Wow. Or is it an international flood na everybody died? Pero sabi kasi dito, in those days, and also afterward, so saan sila napunta? I mean, ang natira lang doon, yung tatlong anak ni Noah, tatlong niyang manugang at asawa niya. So they started a new breed of people, pero is it locally or internationally? That I don't know. Kasi pwedeng parehas eh. Pwede mo kasing i-contest na, teka, maaaring local flood lang yan. Kasi sinasabi dito na yung mga anak, ng panahong iyon, may mga higante sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pagipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ang mga higanting ito ay tinanghal na dakilang bayani at tanyag na tao noong unang panahon. Kasi nga, they're heroes. Dahil malalaki sila eh. Yung strength nila, kakaiba. Tapos, sikat sila. Baka may NBA na noon. Sila yung kinawa player. Di ko alam. Kaya heroes sila. Pero ang sistema dito, ang sinasabi dito, na makikita sila, no? Anong verse ba yun? Verse 4? Sa yung verse 14. Nang panahong iyon, may mahiganti sila ang naging bunga. Okay. Na makita... Maganda sa English eh. Ito. Okay. The Nephilim were on the earth. And also afterwards, sabi dito, were on the earth in those days and also afterward. So kung ikaw pro international flood ka, sabihin mo nakalagay afterward eh. Ibig sabihin, nag-survive sila nasa ibang area lang. Kumbaga, and then kung local flood ka lang, pero kung international flood ka, sabihin mo wala, nag-survive. Eh pero bakit sinabi dito afterward? So may lahi na sila, pwede mo rin sabihin, baka may lahi na sila Noah ng ganito. Tapos lumabas na lang doon sa mga anak niya. That's possible din, di ba? So, kumbaga, that is, kumbaga, for us to interpret, no? At tanungin natin si Lord pagdating natin sa... Pastor, question. Hindi kaya yun yung tinalo nila Joshua doon sa land ng, ano, land of milk and honey? Kasi that's sabi, possible. Yung mga giants. Yes. That's possible. Pwede ginamit ni Lord sila Joshua to wipe out that race. Kasi
from the beginning, evil na yung ginawa nila, di ba? Ano sila? So to wipe out, ginamit ni Lord yung ano sila Joshua. Pero kung titingnan nyo, may isang giant din na pinatay si David sa time niya. Yeah, isa rin yun sa mga ano, sa mga nahalong anak din ng ano yun, Nephilim? Ngayon, fast forward in 2021, do we see giants? We see a lot of people who are taller than the normal average height. Yes. We can say that, oh, baka descendant ka ng Nephilim. Kasi may extra strength ka. Pero kailangan natin ang ancestry.com natin. Di ba? Bakit ay, gawa siguro yung over, ano, over vaccine. Bakit si LeBron James eh, ang lakas-lakas, heroic, mga mutants, bilis, ang tangkad-tangkad. Di ba? So, bakit ganun? So, I don't know. I'm just, ano, I'm not saying that is the exact truth, but what is one good thing about this is this is open for interpretation. Not necessarily you will lose your faith or anything, but we're just trying to sabi nga nila eh, sabi nga ng Biblia, your ways are not my ways, your thoughts are not my thoughts, sabi ng Panginoon sa atin. Baga, sa liit ng ating wisdom, we're just trying to exercise at pagkasyahin yung kaalaman at kagalingan ng Panginoon. So, baga, sa lahat may explanation dyan, ano? Pero as much as we can, we're trying to understand, no? Is it local flood? Is it international flood? Are they still existing now? Meron pa bang mga katas tong mga giants na to? Yung mga may extra power ba ngayon na may extra height, na may na heroic sila ba yun? Hindi natin alam, di ba? So that is something na we can think of, parang ganun. But not necessarily for us to be divided in faith. Kasi hindi naman ma-affect yung salvation natin. Nephilim. Yes. Okay, next. Ayan. Sino ko bang hindi pa nagbabasa? Ay, lahat na. Okay, balik na po tayo kay Sister Elfie. Mommy. Ay, wait po. Naka-mute pa rin po kayo. Verse 5 na po ba? Yes po. Okay. The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil at all the time. The Lord regretted that he had made human beings on the earth, and his heart was deeply troubled. So the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race that I have created, and with them the animals, the birds, and the creatures that move along the ground. For I regret that I have made them. But Noah found favor in the eyes of the Lord. Ayan, o, pang mga international flood naman. Oo. Di ba? Kasi punto yan. Kasi point of view yan. Mm-hmm. Teka, dito kami sa international flood. Kasi ibig sabihin, binahanan Diyos ang buong mundo. Mm-hmm. Kasi ano eh, sinabi niya, I will wipe from the face of the earth. Mm-hmm. Di ba? Sabi naman doon sa isa, teka, local flood kami. Kasi bakit sabi dito, hanggang ngayon, meron pang mga giants. Di ba? At saka sabi naman ng science, it is impossible for the earth to be flooded entirely. That's very impossible. No? Kasi, hindi siya tutugma doon sa sense ng gravity na buong mundo tubig. Nakuha natin. Mm-hmm. So, yung maganda siyang ano, maganda siyang tingnan. Ano. Pero, kumbaga, maganda lang siyang pag-isipan, masarap siyang i-wonder how, wonder why, pero iba yung makukuha pa rin natin ng spiritual learning dito. Mm-hmm. Bakit nadismaya ang Panginoon sa verse 5 hanggang verse 8? Sa palagay niya.
This is during the time of Noah, di ba? Pastor, this is one proof that God has created man moral agents. Amen. And Tita, this is the time of Noah. What is the difference of the time of Noah, the time of David, the time of Jesus, and the time of 2021? Right. People are still wicked and becoming more wicked in a sense. And yet, the Lord decided na nadismaya siya. Masakit yung heart niya dahil sana hindi ko nalang kaunawa itong mga to. And yet, we're still giving him until now pain in his heart. No, tayong mga tao na sa nakikita niya na nonsense killing, mass shooting, nirape yung matanda, nirape yung baby, alam mo yun, pinatay, sinaksak, or kung ano-ano pang nakikita natin karumal-dumal na mga krimen. And yet, kumbaga, is this something na dapat palakpakan yung Diyos? Kasi napakabait niya simula pa noon hanggang ngayon. Dahil hindi naman niya tayo wina-wipe out eh. Di ba? It's the same today and forever. Sobra yung ano niya, yung totoo yung ano, yung mercy niya, yung faithfulness niya, renews every morning. They are new every morning. Yung steadfast love niya, di ba? And ang Diyos may mga disappointments rin sa tao, no? Oo. Pero so, cover kasi, di ba sabi ng Biblia, love covers all, multitudes of sins. Yeah. Dahil sa laki ng pag-ibig niya sa atin, nakokoveran eh. Mm. Nangingibabaw yung pag-ibig, imbis sa yung pagkabuisit sa atin, yung pagkainis sa atin, ano? Nangingibabaw yung pag-ibig. Parang tayo minsan, naiingibabaw yung pag-ibig natin sa mga anak natin kahit minsan gusto natin isilid sa sako. Pero mahal natin eh, di ba? Hindi natin ginagawa yun. Di ba? Kumbaga, ano na, kumbaga, may time na disappointed ka, pero hindi, mahal mo yan eh. Ang gusto mo magbago siya, umayos ang buhay niya. Ganyan din yung Diyos sa atin. Kumbaga, gusto niya magbago tayo, umayos ang buhay natin. Di ba? Praise the Lord. Meron pong tanong. Apo. Ano sabi po dito sa verse 6, the Lord regretted that he had made human beings on the earth and his heart was deeply troubled. Di po ba nung babalikan po natin yung Genesis, yung creation, palagi po niyang sinasabi, yes, it was good, so yes, good, parang ganun. So tapos sinabi niya dito, regretted. Meron siyang regrets, bakit niya ginawa yung human beings, yung tayo. Kasi yun yung intention. And the intention of God is to create a paradise where people can live freely and can freely use their free will. Kaya nung nabuo niya to, sabi niya, wow, it is good. Numagdag na yung mankind, sabi niya, wow, very good. Diba? Pero nung nagkaroon na ginamit na ng mankind yung free will nila doon sa dark side ng free will, doon na siya na-disappoint. Doon niya na, ano yung heart niya naging deeply troubled. Kumbaga, kahit kailan, hindi niya winish na mangyari sa mga tao ito. Para ano pong na-broken hearted siya na pastor. Opo, opo. Halimbawa, parang tayo, halimbawa, gamitin natin yung free will natin ng tama. O di, mahalin mo ang Diyos, magbasa kang Biblia, matin kang Bible study, matin ka ng linggo, maayos ang buhay mo, may integridad ka. Araw-araw, binabago ka niya, binabago niya ang puso mo, ang ugali mo. So, maayos kang tao. Pinagpapala ka niya sa anumang area, pinaprotektahan ka sa sakit, blah, blah, blah. And then all of a sudden, one day, nag-decide ka, mamaril ka ng mga tao. So, di ba parang everyday, natutuwa sa yung Diyos dahil ang bait mo, ginagawa mo yung tama, mahal mo siya, mahal ka niya, maganda relasyon niyo. Then one day, you just use your free will one day. You just did something terrible. Yun, that will cause the heart of God to be deeply troubled. Di ba? Ang sakit nun. Ang sakit na malaman mo. Bawa, ikaw, malaman mo yung anak mo. Yung baga, di ba, imagine nyo, madaming mga na nagpupunta doon sa mga anak ng mga celebrity na na-involve sa scandal o na-involve sa mga patayan or whatever. And then makikita mo naman, alam mo itong mga magulang, maayos na tao.
Tapos yung anak niya na involved sa patayan or rape or whatever. And then makikita sila sa interview, makita mo yung mga mukha nila. Kasi naalala ko na si ano eh, si Senator Freddie Webb. Diba? I mean, he has a sterling... Ayun, si Visconde case. Opo, maganda yung kanyang image sa tao. Malinis, mabait, sports person. Alam niyo yun? Kumbaga, he's a person na likable. He's good looking, he's... Wala naman siyang binabasa sa tao. Pero makita mo yung mukha niya nung nasangkot yung anak niya doon sa Visconde. Nakita ko yung lungkot sa puso ng isang magulang. Diba? Yung ganun din yung ano yung anak ni Pinky De Leon. Diba? Ganun din yung si ano yung namatay si Claire De La Fuente recently, diba? So yung mga anak nila na na-involve sa mga problema, malungkot sila. So kasi buong buhay nila, nakita nila yung anak nila. Maari, pinakita ng anak nila na mabait, maayos, blah, blah, blah. Then all of a sudden, one day, makikita mo yung anak mo na ganun, nasa ganun sitwasyon. So you will feel, and talaga, your heart will be deeply troubled. So ganun din yung Panginoon. Dinesign niya yan in accordance with his image and likeness. Eh. Pagkatapos biglang may sablay, may ganyan, may problema. So malungkot siya. Diba? Sinakita niya during these times la may drunkenness, may orgy, may killings, may patayan, selfishness, nakawan and everything, which is walang pagkakaiba sa time natin ngayon. Diba? So baga ganun pa rin yung puso ng Panginoon, nalulungkot siya. Kaya hangaan mo siya eh. Kasi bakit? Eh, with all these experiences pa niya noon hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago yung faithfulness niya. Yung steadfast love niya, yung mercy niya, it renews every morning. Diba? Tsaka, naisip ko lang din po, Pastor, na ano, like nowadays, wicked pa rin. May mga wickedness pa rin. Pero hindi tayo wina-wipe out. Nang katulad ng ginawa niya dun sa ano, sa panahon niya. Na ang ititira lang is, you know, isang pamilya plus mga hayop. Mm-hmm. So, and siguro nga, it's because nung naipadala na niya si Jesus Christ, kumbaga parang siya na yung kabayaran ng ano eh, ng lahat ng wickedness ng mga tao. Kumbaga parang si God hinihintay na lang nga talaga. He's very patient na talagang hintayin yung mga ano, yung mga tao na tumanggap kay Kristo until sa ano, sa last days na talagang isi-send niya na lang si Jesus Christ. Tapos iwa-wipe out naman niya ang mundo through fire. So, and maganda po kasi nandito rin yung ano eh, yung rainbow ata eh. Narito nga ba yung rainbow? Yeah, in the end yun, sa kabilang chapter. Ay, sa kabilang chapter, yeah. Oh. Pero, huwag na tayo lumayo, si Adam at si Eve lang, nung pinalaya sa Eden, nag-provide pa rin ng Lord. Yun lang ang pagtatrabawa nila, kasama na yung cursed. Pero nag-provide siya. Nag-provide pa rin siya. Ibig sabihin, mahal niya pa rin. Kumbaga, gusto niya pa rin na ituloy yung mankind. Hindi niya wipe out. Kaya diyan naman, ang kulit niyo, Adam and Eva, patayin ko nga kayong dalawa. Oh, hindi naman kaya. Pwede niya bago, di ba? Pwede niya gawin. Ilagay sa basura yung dalawa, gawa ng bago. Di ba? Ano? Tayo pag ganun eh. Pagka nainis tayo, hindi natin gusto yung pagkakaprint, dulukutin natin yung papel, tatapon sa basura eh. Paano kung ganun yung ugali ng Diyos? Mabuti nga hindi, di ba? Ano po ba yung favor ng Panginoon na nakita kay Noah? During that time, siya lang po yung ano eh. Sabi sa verse 9, he was a righteous man. Ayan. Yes, among people of his name. Ituloy. Ayan. Ah, andyan na siya. Ayun. Oh. Teka. I-highlight ko nga po. Pero kung tutusin nga, kasi ganito yan ah. Kumbaga, anong gusto mo? Ikaw ang pinaka-pogi sa lahat ng grupo ng mga pangit? O ikaw ang pinaka-pangit sa lahat ng grupo ng mga pogi? Sige nga. Anong sagot niyo doon? Ano po yun? Halimbawa po, merong grupo ng magaganda sa eskwelahan niyo. Sabi nila, sige pwede kang sumali, pero ikaw ang pinaka-pangit sa amin, sa grupo namin magaganda. Sa kabilang grupo naman, grupo ng mga pangit. Pwede ka sumali doon. Ikaw ang pinakamaganda. Pero grupo yun ng mga pangit.
So saan ka sasaling grupo? Any. Sa grupo ng mga pangit, ikaw pinakamaganda o pinakagwapo? O sa grupo ng magaganda at gwapo, ikaw ang pinakapangit? Any. Any. Kasi unique ka eh. So ikaw magiging ano dun, attention ng tao. Kung lahat maganda, ikaw lang pangit. Di ikaw lang sikat. Pagka sumali ka doon sa grupo ng magaganda, ikaw ang pinakapangit. Pero, maganda ka pa rin. Di ba? Pinakapangit ka lang sa kanila, pero maganda ka rin. Sa standard ng tao, maganda ka pa rin. Ikaw lang pinakapangit sa kanila. Kumbaga, maganda ka, sumali ka lang sa mga Miss Universe. Parang maganda silang lahat. Oh, kasama ka rin, maganda ka rin. Kasi ikaw lang ang pinakapangit. Dahil sa maganda sa kanila. Umanap ka ng pangit. Ang problema, punta ka doon sa kabila, ikaw nga pinakamaganda, pero pangit ka pa rin. Kasi puro pangit yun nandun eh. Grupo ng pangit yun eh. Parang ganito yan. Sa grupo, sa panahon nito ni Noah, siya na pinakamabait. Eh madaling mabait. Maging mabait nung panahon na yun kasi puro masasama yung tao eh. Ako natin. Parang ganun. So, hindi natin masasabi na talagang mabait si Noah. Kasi bakit? Bandang huli, sa dulo, may mga sablay siya eh. May mga sablay din. May sablay si Noah. Diba? Yung konting problema niya sa alak. Yeah. Diba? What is sablay, Pastor? What is sablay in English? Sablay, meron din siyang problema. Fault. Mistake. Meron din siyang ano? Weaknesses. Weaknesses. Okay. Thank you. Mistakes in life. Meron din siyang dungis. Sentence. May dungis daw siya. Ano po yun? Social po kasi yung sentence kayo, salitang kal. Dito na po tayo sa Noah and the Flood. Ayan, continue po tayo. Si Sister Fe ang susunod po. So, from 9 until 13 po. Sino Sister Fe? Si Fe po? Hindi, ikaw po. Ako? Naka-unmute ba ako? Naka-unmute na po. Can you hear me? Yes po. Okay. This is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Noah had three sons, Shem, Ham, and Japheth. Now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. God saw how corrupt the earth had become, for all the people on earth had corrupted their ways. So God said to Noah, I'm going to put an end to all people, for the earth is filled with violence because of them. I am surely going to destroy both them and the earth. Oh, so pang-international flood po ito, Pastor. Yeah, pang-international. Oo. Mm-hmm. All the people. I'm going to put an end to all people. Tapos, I am surely going to destroy both them and the earth. And the earth. Yung earth. Na flood. Across the world na to. The whole world na. Yeah. Yeah. Kasi sinasabi naman nung ano, sa kasi ano yun, naging debate namin yan sa Bible school, yung sinasabi naman doon sa Hebrew word, merong earth na ang ibig sabihin. Earth yung lupa. Lupa. Nakuha na din. So pwedeng ganun yun. Pwedeng. Hindi planet. Oh, hindi yung planet. Hindi yung planet. Lupa. Parang earth. Parang ganun. Anyway, ano lang naman yun. Dagdag ano lang yun. Pampa ng isip. Pampatalas. Pampasakit ng ulo. Okay, so Noah was a righteous man. Yun po ang description. Yeah. Blameless among the people of his time. Among the people of his time. Yes. And he walked faithfully with God. So, another person that walked faithfully. Pero si ano lang ang kinuha ni Lord? Si Enoch. Si Noah. O kasi, halimbawa, si Enoch,
mataas yung standard, di ba? Hindi na rich niya. Pinaka hindi na rich. Sinowa kasi pinaka guwapo sa grupo ng pangit. Parang ganun yan. Di ba? Sa mga wicked, parang ganun. Yeah, right. Pinaka righteous na. Pinakabait, parang ganun. Okay. Ayan, tuloy po natin. Pero alam mo, mabait talaga si Bernard. Ayan. So, teka po. Ang next po natin ay si Tita Amy. Ayan. Okay. So, make yourself an ark of cypress wood. Make rooms in it and coat it with pitch inside and out. This is how you are to build it. The ark is to be 300 cubits long, 50 cubits wide, and 30 cubits high. Make a roof for it, leaving below the roof an opening 1 cubit high all around. Put a door in the side of the ark and make lower, middle, and upper decks. I'm going to bring flood waters on the earth to destroy all life under the heavens. Every creature that has the breath of life in it, everything on earth will perish, but will establish my covenant with you. And you will enter the ark, you and your sons and your wife and your sons' wives with you. You are to bring into the ark 2 of all living creatures, male and female, to keep them alive with you. 2 of every kind of bird, of every kind of animal, and of every kind of creature that moves along the ground will come to you to be kept alive. You are to take every kind of food that is to be eaten and store it away as food for you and for them. Ayun. So ano po ang napansin nyo dito? Unang-una, para sa akin po, ay magaling magbigay ng instruction si Lord kasi very specific kung anong kailangan wood, kung ilang ano meters or kung gaano kalaki ang ark, parang ganun. So, yung pagka-engineer na utak ni Lord nandun. So, very specific. Engineer and architect. Yes. Tapos, eto na naman. O, dinapansin ko na naman. I am going to bring flood waters on the earth to destroy all life under the heavens. Yeah, oh, parang international po talaga eh, Pastor eh. Mm-hmm. At saka naaalala ako, parang ang sabi, kaya daw naghiwa-hiwala yung mga continents dati. Dati daw, it's sa science eh, parang kumbaga isang buong land, tapos nagkahiwa-hiwalay lang dahil na most likely daw dahil sa flood. Tapos nga yung sa Grand Canyon, kung bakit ganun ang itsura, yung mga ganun. So, ewan ko, ano lang naman yun, mga research-research lang nung unang panahon ko. But, you know, pero para sa akin, feeling ko international yung flag. Yeah, dito lumalabas, mas lamang international dito. Yes po. Diba? So, ako napansin ko naman dito, kung ako si Noah, malamang wala akong nabuong ark. Bakit po? Mahina. Hindi ako handyman eh. Mahina akong ano, magkukumpone, magkukukpok. Meron lang akong nabasa dati sa Facebook ba yun, o kung saan sabi, ang Titanic daw ay binuo ng mga expert. Di ba? Pero yung art, binuo lang ng amateur. Hindi lumubog. Amen. Binuo ng expert. Di ba? Sabi kasi totoo ah, sinabi talaga nung gumawa nung Titanic at saka nung kapitan, di ba? Sabi niya, even God cannot sink this ship. Yeah. Di ba? Na-challenge sila doon. Kamali sila. Iceberg lang katapat nila. Pero I mean, si Noah,
amateur yun, pero hindi professional builder si Noah. Yeah, pero na-build niya yung ark. Plus, paano ka naka-build ng ganun? I mean, wala kang ginamit na forklift or mga, ano yun, pang... Tapos yung may sukat talaga eh, may ano eh. Tsaka, kaya ginawa nila yan, di ba? Yung sa nasa Kentucky ngayon. Gumawa sila ng ark. Pero ginawa nila museum. Magandang pupunta rin doon, mag-field trip ng church. Ay, yung as in talagang sukat ng ano? Yes, eksaktong sukat. Gumawa sila sa Kentucky. The Ark Experience. Tapos pwede kang pumunta doon. Sa loob may mga shops. Tapos museum siya. Pwede mong puntahan yung loob. Makikita mo kung paano nila dinesign yung mga hayop. Yung mga ano. Time to time may totoong hayop. Pero most of the time mga ano lang. Mga... Tingnan nyo sa YouTube sa Kentucky. Gumawa ano siya. Ba yung qubits? Ano po yan eh? Yung po yung pangsukat ng araw na ang size ay tingnan natin sa ano ha, Google ah. Cubits into feet. Yan. So sa isang cubit po, meron pong sa 10 cubits may 15 feet. Ibig sabihin nun. Okay. Nahirapan pa ako. Sorry lang po ako. Ang sabi po sa New Living Translation, make the boat 450 feet long. O yun. 450 feet. Haba nun. Ah, okay. Haba yun. Oo. 45 feet. So, mas mahaba yung ano? Mas mahaba po yung ano? Feet. Ibig sabihin, 300 cubits long is equivalent to 1.5 feet, no? Oh. One cubit, 1.5 feet. One cubit, yeah. One and a half, yes. So kung 450 yun, nasa, ano yun, nasa 800 or 750 something. 750 feet, mga ganun. Ay, hindi. Feet na pala yun. Feet na pala, sorry. Feet na pala yung sinabi ni Pastor Pete. Opo. Kasi si ano, si Goliath, ang sabi sa Bible, 9 cubits. O di plus 4.5 pa yun, eh di papatak siya ng almost 13.5 ba? Feet. 13.5 feet. Ang plakit tao noon. 13 feet, imagine nyo. Sa basketball, lamang na lamang yun. Si Shaquille O'Neal ba ilan? Shaquille, 7 lang yun eh. Ah, 7. Yeah. Sa NBA, malalaki, 7 lang. Pero Pastor, pag sobrang laki, mabagal na. Opo. Kasi kadamihan naman ng iba doon, meron sakit na gigantism eh. Kaya, so, dinadala sa laki. Opo. So hindi natakot si David kasi mas mabilis siya. Like a bee. Wala daw nakakapuwing na malaki. Maliit lang eh. So napuwing. Yeah. So ang laki ng ark. Ang laki nitong ark ko na to. Three decks. Big. So kahit elepante at saka giraffe, kasha. Master King, gawin mo akong host. Papakita ko sa YouTube yung picture. Sure po. Okay, wait lang. Wait lang. Ayaw na mo. Ayan. Stop share. Okay, wait lang po. AJ, so yung sa Kentucky, gawa na ba yun? Gawa na po. Okay, hopes na po kayo, Pastor. Mapakita ko sa Kentucky, no? Kung ano yung ito. Ayan. Ay, one line na lang pala yung huli natin. Ayan. Bakit ganun? Ayun. Aha, mawala. Ayun po. Ang huling-huli po natin verse is 22. Sabi po, Noah did everything just as God commanded him.
Ay, meron din po akong ano, nabasa noon. 25 and can't rent a car? Book one instantly with a veil. Na nakita na raw po yung Ark of the Covenant dun sa Mount Ararat ba yun? Yung malapit sa Armenia. Nakita daw po kasi sa taas ng bundok yung mga remnants daw ng ano, ng Ark. So hindi ko po alam kung totoo na yun talaga yung Ark ni, ano, na ginawa niya. Tingnan niyo po kung gaano kalaki. Panoorin niyo po ito. Ay, wala pong ano, Pastor, i-share niyo po. I-share screen niyo po. Wala, di lumabas. Ay, stop share pala, sorry. Mag-stop ako. Ayan, ayan, okay. Lumabas ha? Ulitin niyo na lang po. Okay. Nabura eh. Pero na kanina. Ayan, ito. Ayan, ayan. Okay po. Ayan. Okay, panoorin niyo to. Northern Kentucky to witness an undertaking of biblical proportions. A theme park centered around a wooden replica of Noah's Ark. The construction has faced some major challenges, one of the biggest, ideological. Omar DeBaggy Pacheco is back here to explain. Yeah, this was built by a Christian ministry. It's called Ark Encounter, and it was built to prove creationism and disprove evolution. So basically, whatever you think of the controversy, it's hard not to be impressed by the magnitude of this. 4,000 people reserved for today for the grand opening to go inside and check it out. Noah's Ark recreated basically to biblical scale. More than $100 million went into this. Many years of work. It's 155 meters long. That's about a football field and a half. Wow. 15 meters tall, 26 meters wide. Those dimensions are based on the biblical dimensions as described in the Bible. Let's take you inside there. This is basically the story of the apocalyptic warning that Noah had to save a pair of each animal from the apocalyptic flood. So inside you'll find a pair of dinosaurs, you'll find polar bears, everything described in the Bible as being on that ark, including descriptions of how those animals survived on the ark and some explanations of how all of this could have been possible. I the football field comparison makes sense because I'm imagining being in a football field and you said one and a half times the length of a field. A Canadian football field. Good point. Tell us about the controversy. So a lot of people saying this is a church, this is not a museum. The purpose of this is to discredit evolution, and it's a de facto church now, and it's disseminating views from this ministry as well. That in itself is not a problem, except that they got an $18 million tax credit for building this, and so people are saying you're using state funds for something that is of secular purpose. So anyway, there was a big back and forth. By the end of it, they got this money. Bill Nye, probably one of the biggest critics of this, had something to say about that. Take a listen. Mr. Hamm and his followers have this remarkable view of a worldwide flood that somehow influenced everything that we observe in nature. A 500-foot wooden boat, 8 zookeepers for 14,000 individual animals, every land plant in the world underwater for a full year. I ask us all, is that really reasonable? But despite all that, 4,000 plus people showed up to check it out. Here's what they said. There were some mixed reviews today. Here's what they said when they showed up. There's sure a lot of people who think this is important, and we do too. It is something worth seeing at least once. This park tells people that evolution is not true. Science isn't true. The Earth is only 6,000 years old. This is ridiculous. They're raising a bunch of scientifically illiterate children, and this is a dangerous concept. Still, by some polls, 46% of Americans believe in some form of creationism. Maybe that explains the popularity. Last word to the creator of this project. Take a listen to what he had to say to defend this. People can say all they want and say it's ignorant and say that they don't believe it. That's fine. I invite them all to come here, everyone. The truth is the Word of God, and we are faithfully as we can, representing what God's Word teaches. And they do have other plans, a future Tower of Babel. Okay, let me think about that for a little bit. Omar, thank you very much. Okay. Wow. Mahirap-hirap yung tower, ah. Ay, mahirap na yung park, pero I think mas mahirap yung tower. Oh, wow. Tower of Babel. Yo. Ganda nun, ah. Ganda puntahan, ano? Penta. Maganda mag-field trip din, ah. I know. Baka mag-spread na naman. I know. Anyway. Wow. Okay. That's something.
O nga, no? Naisip ko yung dinosaur. Kasha nga rin ang dinosaur din. Anyway, ayan. Part na tayo. Ito na, ako na mag-share. Ano nang, ano? Wala na, tapos na. Tapos na pala, tapos na. Yes. Oo. Ano na tayo? Tawag nito? Questions. Comments. Additional observations, mga classmates. Questions. Take home. Meron ba siyang pansukat? Meron ba daw metros? Meron ginamit niyang pansukat. Meron ginamit niyang pansukat. Baka yung kamay niya, no? Yung intermediate ruler. Eh, parang ginaganon po niya yung kamay, di ba? Yung ganon. Ito, 1 meter na to. Ito, 1 meter. Advanced, no, Anita? Mm-hmm. Yeah. Meron na po silang alam sa mga sukat-sukat. Oh, yeah. That's a good, that's a good observation. Yeah. As early as that time, may alam na sila. Meron na sila sa mga sukat-sukat. Yep, that's true. Pero kasi nata, kung titingnan mo nga naman, ang mathematics ay universal language. Take home. Questions. Comments, suggestions, at dagdag kaalaman. Next Friday, ano eh, yung bahana mismo eh. Ano po yun, Tita Amy? Ay, hindi niya magagawa yun kung walang help ni God. Oh. Hindi ko naabutan na pick out ako. Yeah. Siya po yung ano. Si, ang physically, katulong niya, yung kanyang tatlong anak, na lalaki. Pero tama yun. Laki-laki pa rin. Pero mo, ano mga kahoy na yun? Ano mo ano pa niya, ilang puno yung putulin niya at i-ano niya? Paano po niyang inano yon yung pinino, ano? O kaya, hindi po pinino, hindi yung ano ba pong tawag doon? Yung kakatamin niya pa yung kakatamin. Mga paano po niya kinatam yun? Kakatamin niya pa lahat ng puno. Saka ng ilang taon niya ginawa yung heart? Ginawa yun. 40 years. Ano ba? Ilang years? 40 years ba? 40 years. Ayun ng anti-anay. Oo, meron pa kami. Ititreat pa niya. Kinis-kiss pa niya yun. Kinis-kissin, mamasiyan. Tinreat pa niya yun. Tinreat niya ng termite. Meron naman siyang katam nun? Ano kaya yung ginamit niyang katam nun? Ano po? Masasagot siya next Friday kasi yun na yung flood eh. Pero ang ano niyan, ang nakakatuwa lang niyan, sa hinaba-haba ng panahon na ginagawa niya yan, pinagtatawanan siya araw-araw. Mm-hmm. Una, walang ulan. Pangalawa, nasa gitna sila ng ilang. Wala namang dagat doon. Di ba? Saan mo gagamitin yan? Anong ginagawa mo? So, you look like, sorry for the term, stupid, na ba't mo ginagawa yan? Which is somehow, yung ibang tao sa mundo, yun ang tingin sa atin. Okay, nagba-Bible study pag Friday, di ba? Parang sinasayang yung oras na sana nagiinom na lang kayo. Diba, nanonood na lang kayo ng kung ano-anong dapat panoorin o kaya nagpa-party na lang kayo kasi Friday, di ba? O kaya Sunday, dapat nagpapahinga na lang kayo, nanonood kayo NBA, pupunta pa kayo sa church para kayo makapaliw. Para mag-anisan, di ba? Kayo eh, mga buang again kayo, di ba? Kumbaga, the people will look at you like that. Kaya yun, parang nung panahon ni Noah. And then when you share the gospel, mainis sa'yo. Ganun din yung panahon ni Noah, nainis sa kanya. Oh, mukhang pakialaman lang kung ginagawa ko. The anchors pala dun, no? Yung, di ba yung anchor? Po ba na yun, Pastor? Di po ba hindi pa sila nakakaranas ng ulan? Noong time na walang ulan eh. Wala pa, di ba? Hindi ko lang alam kung wala pang ulan. Pero noong time na yun, sinasabi mo. Meron po akong tanong. Tinatawanan po niya ako sa tanong ko. Curious lang po ako. Meron po bang school noon? Meron po bang mga eskwelahan? like what we have? Parang pong ganon. Paano po rin nila madalearn yung mga
numbers, measurement, mathematics. Right. Parang curious ako, ang gagaling nila eh, kasi sukat na sukat, talagang nakakasunod sila eh. Ganun sa mga teacher yan. Good point. Good point. Tinatawanan ako ni Pastor sa mga tanong ko eh. Hindi, maganda, maganda yun. That's a good question. Yeah. Malalaman na lang din po natin siguro pag natin. Kasi siyempre po alam eh. Sino po ba yung great teacher nila? Diba? Palagay ko ang Panginoon din po yon. Yeah. Yes, yes. Yes. Sure, yeah, parang ang nakikita ko po parang yung earth, yun ang ano, yun ang school. Yun ang classroom. Tapos di ba, diba, no? Oh. Teacher kasi nang tama yun kasi base yan sa ano, sa harvest nila eh. Yeah. Pati yung mga measurement ng feet. Bata. Yeah nga, oo, lahat, no? Mm. 1 yard. Ito kasi is 1 meter Akiko. Eh. This is 1 meter. Kasi sa mga common, 1 yard is 1 meter. Common lifestyle ng parang ako. Yeah. Umaga pati yung mga measurement, yung big measurement. Ito lang siguro ang ginagamit nila mga kamay. Oh, yan. Ito so, 1 metro na yan. 3 feet na yan. 1 yard na yan. Yung ganon. Yeah, oh, ito, ano, ito. Oh, 2 yards yan. Yung ganon. Sa height. Bakasi sa mga height nila. Usual height. Pagbibilan ng asin. Mga ganito. Pagbilan. Ganito. Mga ganyan. Ano, pakisiksik para sulit. Ay, hindi. Nung panahon talaga ng mga lola natin, di ba? Uso ang salok. Oh, yung square, yung square, so, yung square, tapos patibigas. Gatang. Walang kilo. Yung kilo yun. Yung kahoy lang na square yun. Gatang, salop. Salop. Yun. At saka meron pang isa eh, yung sikat ng unang panahon yun eh. How about, Pastor, yung carpentry tools? Yeah, isa pa yun. Yeah, and isa pa rin po yun, yung carpentry tools, papano yun? Yung lagay, ano po yung ginamit nila? May pako ba nun? Pero wala pang formal school kagaya ngayon, pero yung mga trade na ganun, maaaring itinuturo ng ama sa anak. Possible yun. Kasi paano sila bubuo ng bahay? Kailangan turuan mo yung anak mong lalaki. Kasi wala ka nang makukuha ang contractor, ikaw rin gagawa ng bahay mo. Kumbaga, kasi parang walang nails noon, ang ginagamit nila kahoy to kahoy, di po ba? Yung before, yung pinapasak nila yung mga ano doon, mga kahoy. Pero one thing is for sure, mas mahirap gumawa ng ganong kalaki na isa't kalahating football field na arko kumpara ngayon na merong technology. At saka walang blueprint. Hello. At saka sure tayo na hindi sila expert carpenters. Beleng? Anong pinamako niya? Yeah. Kasi kahoy din. Kahoy din, Pastor. Kasi meron po ako nakikita sa mga ibang furnitures dito. Ang ginagamit nila is kahoy din. Pinatasak, pinaano po nila, pinapasok nila sa mga butas. Yun po ang nagsisiting nails. Yeah, pero gano'ng ka-precise no, yung engineering. Alam yung bakit, sa tingin ko lang din, kasi during that time, di ba na-mention sa first part ng Genesis ng Adam and Eve, it was mentioned yung river, Tigris River, Euphrates River, those are the four river civilizations. Mm-hmm. So prior to that, may civilization na nag-occur. So remember the Egyptians, they were really good in geometry. Yes. So they were able to pass the technology and the knowledge that they had. And even the Chinese people, di ba, through trading. So marunong na talaga sila. Yeah, iba nga sukat ng China eh. Lumalagpas sa boundary. Madudunong talaga. Marunong na kasi din nagsimula yung sa four rivers of civilization eh. Kaya talagang konektado yung ating ano, yung Bible sa history of the world. So lahat ng measurement, sa lahat ng measurements nila is really perfect, no? Oo, marunong na talaga sila. Marunong na sila. Kumbaga, street smart ba? Galing sa Diyos talaga lahat din 'yan. Kumbaga, lahat 'yun, yes. In-enhance na lang ng tao at katulad ng pinagpasa-pasa, no? Kumbaga, maaring kasi yung gawa ni Noah hindi ganoon kagandang tingnan pag tiningnan mo talaga kagaya ng pagkakagawa doon sa Kentucky. Kentucky. Kasi tingin ko doon magaspang 'yun. Yeah, magaspang 'yun. Iba-iba kulay ng mga
iba-iba ang kulay ng mga kahoy. Kasi saan-saan yung pinagkukuha yun. Tapos, yung ginabit niyang isang parte, 40 years old na. Yung isang parte, 10 year old. Kasi, ang tagal niyang ginawa eh. Diba? So, yung iba doon, nag-iba na kasi yung itsura kapag 10 taon na yung dumaan, nag-iba na yung kulay, diba? So, pag ini-imagine ko, kung titignan ko yung barko ni Noah ngayon, baka hindi magandang tingnan talaga, no? Pero effective. Ilang years niyang ginawa, Pastor? 40 years. 40? Ano pa si para pa lang ano, no? Parang yung mga Israelite na pumunta sa... Ano ba si Tabi? Tingnan natin. Tingnan natin kung ilang years. Ay, verse 7 na ito. Yung verse niya. Tingnan natin yan next week. Sige, assignment yun. Assignment na lang. Homework ni Pastor Bert. Sa akin ba yun? Oo. Assignment ni Pastor Bert. Tingnan natin. Itatanong yun. Kailangan ako mag-research. Tatanong ko, meron bang mga butiking pumasok? Kasi, kung ano, 40 years? 40 years ba yun? Parang mas marami. Kasi yung ano lang ang 40 years na alam ko, yung ulan. 40 days, 40 nights. Okay. So, yung 40 days, 40 nights, yung ulan pala. Hindi ko alam kung 40 years na ginawa yun. Baka nung baka ginagawa yun, nangangaral siya, sabi niya 120 days. Ay, 120 years. Kaya yeah, tanong natin si Google. Yeah. Google. Hindi nakalagay. Others such as the medieval commentator Rashi held on the contrary that the building of the ark was stretched over 120 years deliberately in order to give sinners time for repentance. Hindi siya nakalagay, pero sabi ng mga eksperto, tansya nila, maaaring ginawa yun ng 100 hanggang 120 years. Yun. Wow. Binasi din yun kasi nung ano yung nangangaral si Noah, 420 years. 600 years old nung nabuo ni Noah yung ano eh. 600 kasi. So, ima-minus na lang natin nung at saka yung buo niya. Kasi imagine niya. Nyo, sa loob na 100 taon, nangangaral ka, wala nakikinig sa'yo, tapos di umuulan. Diba? Katawa-tawa ka talaga. Diba? Parang tayo, di ba? Parang sabihin ng ibang tao, bakit kayo namimigay ng tulong dyan sa ganito, ganyan? Eh kung gamitin nyo na lang yung pera nyo, pambili nyo ng damit at pagkain, eh di masaya pa kayo. Hindi naiintindihan ng ibang tao, pero alam natin na pinapagawa ng Diyos yun. Di ba? O bakit kayo, nagtatites pa kayo simbahan nyo, niloloko lang kayo ng pastor nyo, pinipirahan lang kayo niya. Di ba? Matami kayong maririnig na, ano eh, na kung ano-ano pa. O bakit kayo, eh, nag-a-alive-alive kayo dyan, ganun-ganyan, kakantahan kayo eh. Kumbaga, bilang Kristiyano, yeah, o para kang ano eh, binabasa mo yung Bible, maghapon ka na nagbabasa dyan eh, tapos tatawa-tawa ka mag-isa, iyak-iyak kami minsan. So, parang ang tingin sa'yo ng mundo, maaari gumawa ka ng tama, pero sa mundo, hindi tama yun eh. Hindi kasi na normal sa kanila. So, sa time ni Noah, ganun na rin. Ganun na rin sa time ni Noah. Anything else? Ba, sakto. Ang galing ni Pastor Tina. 10-0 ano na. 10-04. Di pa Brazilian, man. Cherry. Okay lang kayo, Sister Cherry? Opo. Ito lang po kami eh, pagka ano, Bible study. Okay, ito lang mag-Bible study kasi dito talaga para nagko-kikisal lang. Pastor. Opo. Pastor Jeff. Opo. Ano yung activities ng Thursday? Ano yun? Thursday po. Ano? Thursday. This coming Thursday? Ha? Wala naman po. Kailan po? Kailan? Wala? Wala po. Wala? Baka po sinasabi nyo sa Saturday meron tayong training. Itong Saturday ito? June 12 po. Next Saturday. Meron tayong 9 o'clock?
9 o'clock ng umaga po. Main sanctuary. Lahat ng mga board, pastors, may training sa harassment. Yeah. Okay. Kailangan yan i-remind pastor lahat para hindi makalimutan. Andiyan po si Wonder Woman, i-remind tayo. Si Wonder Woman. Si Wonder. Available kayo lahat. Sigurin nyo kami dito sa bahay. Magkainan tayo. Ano pa? Ano pa ang tanong natin? Ayun, lipat dito. Na pastor. Ano pa? Ano pa? Parang busog na kami, pastor, sa ano eh. Okay, dami ko rin natutunan eh. Gusto ko yung, na. Yes, yung ano, participant ako. Mas gusto ko. Ganda ng mga tanong. Ang dami naming natutuhan, pastor, yung mga tanong na... Yung mga tanong mo. alam ko na yung tatanong niyo, Tita LV eh. Ha? Kung nag-cancel ng klase nung panahon na yun. Kaya tinatanong nyo kung meron eskwelahan. Kung nag-cancel ba ang DepEd nila? Si Ernie Baron, sabi niya. Ayan ako. At, ayan, anong mga natutunan natin? Okay na tayo? Nabusog na tayo, nabusog. Busog na busog so, na po. Sa susunod, Pastor, chapter 7 lang. Apo, 7 po. Kayo po yun. At pag-usapan natin yung baha mismo sa loob ng barko for 40 days. Okay. 40 nights pa yun? Sige po, ngayon pa lang eh, mag-research na kayo. Sa loob po sa labas. Mas masarap sa loob yata. Baka hindi po ako makakapagtanong yan. Nasa kabilang bahay ako. Parang ano yun? Friday yun. Dito ka din. Friday? Dito rin pala ako. Siya, baka ako naman ang pupunta sa taas. Mag-e-echo po kasi mag-e-echo. Bakit? Nasaan kayo ngayon? Nasa Beverly Hills po kami ngayon. Tingnan niyo po. Mayroong motor yung ano, yung na ginawa ni Noah. Yung may motor. Oh, may motor ba yung ginawa niya? Yung barko may motor. May makina. May makina ba? Hindi motor, makina. Nagkumain ba siya ng solar? Or... Yung iniisip ko rin po yung pagkain, like iniisa-isa nila bigyan ng pagkain yung mga ano animals. Eh, ang dami nun. Tapos ang taas-taas pa ng ano. Maari nagtanim sila sa loob, tingin ko. O baka nagtanim sila. Kasi parang nagtanim sila sa loob eh. Yeah, kasi kailangan nila sustain yung mga animals eh. O nagtanim sila. O. Sa loob? Hindi, magkakainan parang... yung animals. Sila magkakainan. Meron ba silang... sila para... Meron ba silang enough sunlight doon, Pastor? Yun, kasi no? Ulan ng ulan eh. Meron po. Meron po sigurado. Enough sunlight? Kasi ulan ng ulan. Kasi bintana, ano lang talaga, yung pintuan lang, isang pintuan. Yeah. Yung isa't ni Lord. Kaya nga eh. So walang kamatayan, walang ano. Nai-imagine ko mga madilim doon. May bintana. Meron siyang bintana. Meron siyang bintana. Ano po? Parang. Di ba pinadaan yung ano, yung kalapati doon? Hindi. Tapos bumalik din. Yes. Sa kaya dumaan? Sa pinto o sa bintana? Alamin natin next Friday. Si Pastor Bert ang sasagot sa atin yan. Si Pastor Bert yan. Assignment nyo yan. Dumaan yung ipon o sa bintana. Assignment nyo yan. O diba? Exciting. One window. Baka po meron silang ano doon, merong farm. Meron po silang mga tanim na mga vegetables na nanon gumawa sila ng grabe. Ng mga may mga lupa na ginawa silang artist mga ganoon para nilagay lang sa mga ano. Kasi doon sa ano sa YouTube. Organic, yes. Parang may mga Kentucky, meron eh. May pinakita silang area na parang meron silang ano area na nagpatubo sila ng mga prutas, sa mga halaman, vegetables. Para ipakain sa mga hayop. At sila rin nakakain ng mga halaman. So, mayroong photosynthesis doon. Ari po. Meron.
Meron po yun, siguradong merong photosynthesis. Ano po yung photosynthesis? Ano po? I-Google mo na lang. Photo ulit. Litrato ba yun? Photo. Photosynthesis. Yun yung ano ng the halaman. Process, yun, di ba? It's the process of manufacturing food by plants in the presence of sunlight and water. The manufacture of food. May mag-isip tayo dito sa... Science po ba tinuro niya, tita? Dati o English? Ha? Ano Pastor? Ano po tinuro niya subject dati? Science. Oh. Yung mga sciences, Pastor. Live and non-live. Palaya si tita. yung mga ano, yung drops po ng ulan. Living and non-living. Living and non-living. Maganda yan. Living and non-living. So yung tubig nila galing sa ulan. Yung tubig. Yeah. Malamang po galing sa ulan. Yes. Baka meron, yeah. meron po silang if there was only one door doon, there were no walang enough supply of sunlight. I think it was only by God's power na yung mga ano doon, tinatanim nila, they grew. Sunlight. And then supplied, you know, the animals that were there. Walang available na sunlight. Oh. You know? Oh. Yeah. But, ano, gawa pa rin ng Diyos yun. Yeah. Ang magkaroon ng siya rin po yun. Siya rin po yun. Food, yung mga animals. Pag-usapan natin yan sa susunod na Biyernes. Ang dami ng information. O, diba? Maraming nagsanong. Agad. Madaming, ano, madaming tanong sa Biyernes. Pag-aralan niyo yung 7 ako 8. Parang teleserye ah. Teleserye. Pastor, ang galing mo rin magturo. Namimiss namin yun. Oh. Magiging ano lang po kami, listener. Shadow. Okay. Yeah. So, pray na po tayo. May makaabang na bata. Nakaabang na yung bata kasi alam niyo yung picture. Na tayo, sa picture. Tita Amy, kayo na po ang mag-close. Yeah. Asa na si Nalen? Si Nalen. Ah, sige po. Ah, si ano na lang, Sister Nalen. Ah, hanggali. Hello. Naka-ano po ako, naka-cellphone. Walang ano, mahina yung... Pahintay natin si Tita Amy. Sister Amy po, maghihintay tayo. Okay. Okay. Ayan. Nubo ako eh. Ayan na. Okay. Okay. Salamat po Panginoon sa gabing ito, Lord God. Salamat po sa aming pag-discuss sa paano mo ginawa ang mundo, Panginoon, at sa buhay ni Noah, Panginoon, Lord God. Ang dami po naming natutunan. Ang dami po rin naming mga questions na hindi pa malinaw na ikaw lang po makakasagot sa amin, Panginoon. Subalit sa lahat po, Panginoon, ay naniniwala po kami sa inyo, Panginoon, na kayo ang lahat ng may akda ng lahat ng nangyayari sa lahat-lahat sa mundo, Panginoon. Oh God. Our faith remains in you, Panginoon, at nagagalak po kami sa mga natutunan namin ngayong gabi, Panginoon, oh Lord. Gabayan niyo po kami ulit, Panginoon, sa aming susunod na pagkikita-kita, God, at bless niyo po kami, lahat ng members namin ngayon na nakikinig, Panginoon, O Lord, na present dito, Panginoon, guide niyo po kami, bless niyo po kami, protect niyo po kami sa buong linggong ito, Panginoon, at dawa kami, Panginoon, ay magkaroon ng magandang pangangatawan, Panginoon, at kami ay magkita-kita sa Sunday po, Panginoon, upang matuto ulit, Panginoon, makapagpuri sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat po ng biyaya mo sa amin, Panginoon. Yes, Lord. In Jesus' name we pray.
Amen. 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 Si Erza, oh, nakahanda na si Erza. Nakaabang na. Okay, sandali, sandali. Okay. Si Cherry. Si Cherry. Fantastic. Ang ganda. Wow. At teka, Tita Cherry. Tita Cherry. Hey, Tita Cherry. Picture. Ayan, ayan, ayan. Oh, picture, picture. Si Len. Sana si Len. Smile. Ay, si Erza. Natap na. Tunak pa niyong mata. Okay. God bless you, Pastor Kin, Pastor Bert. Tatawagan ko kayo after this. Okay. Mag-ano kayo sa Zoom. Sasabihin ako para bukas sa basketball ministry. Bye, Tita. Hindi daw makita na siya. Bye, Tita Fe. Bye, Pastor. Bye, everybody. Bye. God bless you all. Okay. Bye-bye. Bye-bye.